Vicepresidente, ang presidente, vicepresidente, Diyos Maray na Banggi Naga. Enot sa gabos, gusto ko po magpasalamat sa Indo, mga kapwa ko Bicolano, as in mga volunteers sa bilog na Pilipinas. Sa tinaunindong dakulang pagkamuot sa tuyang presidente Lenny Robredo. Pero may sarong aldaw pa kita. Kaya kaipuhan na siguruhon ang paggana kan Team Lenny Kiko. So, kaya ba na mag 90% si Lenny Robredo digdi sa enterong Bicol? Ayan. 100%. O sana, 100%. Kaya, pirmin. Tubig. Tubig, please. Tubig. 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 Okay. Kaya, permitang sabihon na wara man na magtabang sa Bicolano kung hindi kapwa Bicolano. Tama? Tama. So, si Kiko, pangilinan, kaya ba na 90% man, digdi? O, dapat pareho sinda. 100%. So, what about ang mga senatorial balls kan Team Lenny Kiko, 90% man, tama? Hi. So, ito na, this is it. Lahat ng efforts kan gabos ng mga volunteers magko-culminate tomorrow. At ito natin mararamdaman ang tagumpay ng Team Lenny Kiko. So, handa na ba ang naga sa paggana ni Lenny Robredo? Maluya. Handa na ba ang naga sa pagtagumpay sa paggana ni Lenny Robredo? Yung. Handa na ba ang naga magkaigwaning Bicolanong presidente? Sarong pa. Handa ba ang naga na magkaigwang Bicolanong presidente? Yes. Diyos Mabalos, naga! Maraming salamat, number 58 sa balota, Sonny Trillanes. Hagiyo ang sigaw ng ating susunod na tatawagin sa entablado. Number 4 sa balota, ang kapatid natin na katutubo sa Senado, Teddy Bagilat. Katutubo sa Senado, kultura, kalikasan, at karapatan ang kanyang pinaglalaban. Bagilat sa Senado. Marhay na gabi, Bicolandia! At sa aming salita sa Ifugao, Hagiyo Naga! Ang ibig pong sabihin nun ay mabuhay. Para naman meron kayong matutunan na salita sa Ifugao. Yes!
Wow! Excited na ba kayo, Naga? Excited! Apat na araw na lang. Apat na tulog. Apat na kembot. At pagising natin sa May 10, taga-Naga na ang ating presidente! Maraming maraming salamat sa pagsalubong nyo sa isang taga Solid North. Ako po ay taga Norte, taga Northern Luzon. Nung una ko pong dumating dito sa Naga, yung unang araw ng kampanya, ako po ay nagbahag para lang ipakilala ko sa inyo ang aking katauhan bilang isang katutubo. Kasi 3 minuto lang ang binigay sa amin na magsalita. So paano mo mapapaliwanag, no? Yung katauhan sa 3 minuto, so nagbahag ako. Ngayon, medyo kilala niyo na ako. So, siguro, ipapaliwanag ko na lang kung ano yung aking ipinaglalaban. Kasi mahalaga. Bukas, di ba? Maga house to house pa rin tayo bukas, tama? Oh, isang araw na lang ang ating kampanya bukas. Doon sa mga walang jowa, pagkakataon nyo na last day bukas na magka-jowa sa kampanya. Pero bukas, sana po maikwento nyo rin yung inyong katutubong kapatid, si Teddy Bagilat. May 4 po akong ipinagalaban, 4 na K. Okay? Para madaling tandaan na, no? 4 na K. I love you too. Unang K, kultura. Yan. Hindi lang kultura ng katutubo, kundi kultura ng Pilipino. Kultura ng Bicol. Yung inyong pagkain, laing, Bicol Express, bahagi yan ng inyong kultura. Sana pinopromote natin yan, no? Pangalawa, kalikasan. Napakahalaga po ng kalikasan. No? Importante pa sa atin ang kalikasan? Oh, lalong-lalo na dito sa Bicolandia, lagi kayong tinatamaan ng mga bagyo. Yung mga matitinding bagyo o di kaya yung kawalan ng ulan, yan ay resulta ng tinatawag natin na climate change, yung umiinit na yung kapanahunan. Tama? Oh, doon sa mga senior citizens, di ba mas maaliwalas noon kaysa ngayon? Climate change po yan. Yan po ang talino ng mga katutubo, yung pangalagaan ng ating kalikasan. Ang mga katutubo, sila po yung tagapag-alaga ng naiiwan na natin na samot-saring buhay at saka ang ating kagubatan. So yun po yung aking matagal nang itinutulak sa House of Representatives. Itutuloy po natin yan sa Senado. Pangatlo, kabuhayan. Ayan, meron tayong tubig dito. Yes! Dito po sa harap. Dami. Siguro maganda ipasa na lang. Doon pa. Share-share na lang, ha? O, pabigay sa tahaw. Okay. O, yan rin ang aking ilalaban, tubig. Kulang na po kasi ang tubig dahil kinalbo na natin ang ating kabundukan. No. Maraming salamat sa mga nagdala ng tubig. At ang pang-apat ko na ating ipaglalaban ay ang karapatan. Napakahalaga po ng karapatan. Hindi lang po karapatan ng mga katutubo, kundi karapatan ng lahat ng mga naaapi at walang boses sa Senado. Kasama na doon ang mga senior citizens,
ang mga manggagawa at magsasaka, ang mga persons with disabilities, ang mga bata, at ang ating LGBTQ community. Andito ba ang LGBTQ community? Yun! Ilalaban po ng Tropang Angat kasama si Lenny at si Kiko ang anti-discrimination law. Ako po mga kaibigan ay dati pong mayor, dating governor sa Ifugao. Yan po yung aking resibo. Kinakailangan ikuwento natin kung ano ba ang qualification ng isang kandidato para sa senador. Hindi po natin kinakailangan ng mga kandidato na magaling kumanta o umarte. Ang qualification po ng senador ay intindihin niya ang problema ng ating mga mamamayan, problema ng mga kabataan, problema ng mga sakaka, at mag-propose ng mga solusyon, ng mga programa at batas para masolusyonan itong mga problema. At yan po ang aking karanasan bilang dating mayor, bilang dating governor, at saka bilang dating congressman. Nung ako po ay congressman, meron po tayong mga naisulong na batas para po sa mga kababaihan, tayo po ay isa sa mga principal authors ng Expanded Maternity Leave Act. Kasama po natin si Senator Riza Don. Para naman po sa mga kabataan, tayo po ay isa sa mga principal author ng Free Tertiary Education Law. Kasama naman po natin si Senator Bam Don. At para sa lahat, tayo po ay principal author ng Free Public Wi-Fi Access Law. At yun po ang gusto kong ituloy na ipaglaban pagdating ko po sa Senado. Kaya mga kasama, bukas, itutuloy ba natin ikampanya si Lenny Robredo? Lalampasuhin ba natin ang kalaban niya dito sa Bicol? At dahil dyan ang pangako rin ng isang taga Solid North, doon naman sa Solid North, bibiyakin natin ang Solid North para kay Lenny Robredo! At sana po, huwag natin rin kalimutan si Senator Kiko Pangilinan! At kung maaari, pakiconsider naman ang inyong kapatid na katutubo sa Senado, Number 4, Teddy Bagilat! Diyos Mabalos! Hagiyo!